At ipapakita naman namin sa inyo kung paano yung paglalagay ng tawag dito ng uway sa ipugaw. Uway. So yan yung ginagawa ni Kuya Dondon bago niya ilagay dito. Yan, kinukuha niya pa sa ipugaw yan. Yung parang ratan. Layo, mahirap kumuha ng ganito. Mahirap daw kumuha ng ganito. Diba napakaraming kinuha mo nun, no? Oo. Ubus na? Ubus. So, ayun, maraming salamat sa mga nag-order kay Kuya Dondon na taga Manila. Tapos ano pa yung iba, no? Apari Cagayan. So, yun, sabi ko sa inyo, pasensya na po yung mga taga Mindanao na nagme-message sa amin. Hindi po muna pwede kaming makapag-deliver dyan. Kasi sabi noon sa JRS hanggang Manila to Cagayan lang kasi lang. Pwedeng deliveran. Sana, balang araw, pwede na din mag-deliver dyan sa inyo. Ayan yung for purposes lamang ito. Kasi napakatibay yung mga gawa ni Kuya Dondon. So, yung mga nauna, mas maganda na naman yung quality niya ngayon kasi may daman tinakita mga may natin ng pamamaraan. Subo. Yung pagsubo, yung paano niya ginagawa yung pagsubo para mas tumibay yung kanyang gawa na Ifugao Jungle Knife. So, ayan. Sa mga nagtatanong, mayroon pong mga tag 500, 800, 950, hanggang 35, tapos 1,000. So 1,000, maganda na yun nang. Tapos yung binili ko nung una, mas maliit pa dito, 500, pero napakagandang gamitin sa pagkatay ng mga alaga natin, mga rabbit, manok, pato, at marami pang iba na pwede natin pang gamitan. Pwede din pang balat ng mga sibuyas yun. Pero yung sabi ni Kuya Dondon noon, kapag bago yung ating Ifugao Jungle Knife, ay hindi muna pwede pang balat ng laso na ng sibuyas. Lalo sa luya. Lalo daw sa luya. Kasi, paano ka nung? Masisira yung talim niya. So, masisira daw po yung talim niya. So, ganyan lang po yung ginagawa niya sa pag-uhay. Paglalagay ng hawakan ng ating mga Ifugao Jungle Knife na binibili. Ayan, ito din yung mga ginagamit niya. And may patulis niya ang ganyan para may ilagay niya dito. So, yan, napaganda ng hawakan niya, guys. Tapos yung mga bahay niya. So, ito din yung mga isa pa sa gawa niya. Nabeg siguro din lang. Bali, yan, pito na baboy na ang kinatan niya. Bali, pito. Nagmay na ang nagdagsin niya. Pang bungo. Nagmay niya pang, ano eh? May niya pang kwatikayo. Nagamit ko rin. Yan, nandun yun yung mga gamit ni Kuya Dondon. Paglutuan ng mga tawag nun, molye, at marami pang iba. Matitiba yung ginagamit ni Kuya Dondon na molye. Yan, yun to yung uhay, ilalagay niya. Yan. Yan. Ayun, sa mga gustong makakita ng finished product ni Kuya Dondon, ay na-upload ko naman na dyan. Pwede nyo na lang panoorin yung isang video dyan. Tapos mag-comment po kayo dyan ng part 2 kung napanood nyo na yung una na na-upload yung finished product. So, ito yung paggawa ni Kuya Dondon, yung paglalagay ng uhay. So, dito ko muna tatapusin ang vlog nito, mga kaibigan. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa aking YouTube channel. So, yung sabi namin nung yung naunang video dito ay yung pang-display, lalo-lalo na po sa mga may business, napagandang pang-display po ito sa loob ng bahay, sa harap ng mga negosyo nyo. Lalo-lalo na po yung mga about sa farm, yung kanilang negosyo. Napagandang pang-display ito, mga kaibigan. So, dito ko muna tataposin yung vlog nito. Maraming salamat sa laging panonood dito sa aking YouTube channel. Thank you.